Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano, sumang-ayon ang lahat." Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi na nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan, isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababago't winawalang bisa, ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, "Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa 14th linggo sa karaniwang panahon at July 7 ay unang Miyerkules sa buwan ng Hulyo.
At inaalala natin, of course, ang ating debosyon sa mahal na ina ng laging saklolo, Our Lady of Perpetual Help. At sa mga sandaling ito, tayo ay nananalangin pa rin, nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa isang bagong ama ng Archdiocese of Manila, Jose Cardinal Advincula. Although tayo rin po ay bumabati naman at nagpapasalamat sa bagong obispo, the bishop-elect ng Taytay, Palawan, ang ating pinakamamahal na naging auxiliary bishop ng Manila sa mahabang panahon, Bishop Broderick Pabilio. Maraming salamat. We love you, Bishop. Salamat po sa pagiging ama na nagbigay sa amin ng lakas, na nagbigay sa amin ng pag-asa, at higit sa lahat, nagpatibay ng aming pananampalataya, lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Hindi biro ang ginawa ninyo. At yun din po ang dasal natin para sa ating bagong kardinal, Cardinal Jose Advincula. Alam niyo po, nung kanyang installation, June 24, solemnity ni St. John the Baptist, meron pong isang very moving moment doon ni Cardinal Advincula na hindi ko makalimutan at lagi ko sineshare. Yung time na naluha na siya, dahil nung siya'y nagpapasalamat, nagpapaalam sa kanyang mga naging pamayanan sa kapis na pinanggalingan niya, siya'y naiyak. Sabi niya, "Do not think that you are left orphan. Huwag niyong isipin kayo ay naging ulila na ngayon, na iniwan na kayo, na pinabayaan na kayo. No! Because God is your real shepherd. And God will never abandon you." Di ba ho, napakaganda namang panimula ito sa kanyang paglilingkod sa Archdiocese of Manila upang ipaalala sa atin ang pinagmumulan. Hindi sa pare, hindi sa obispo, hindi sa kardinal o kung sino man. Nagmumula ang ating kaligtasan, ang ating kaginhawaan, ang ating kaligayahan. Sa Diyos nagmumula ang lahat. Everything is God's grace. May maganda akong nabasa, nakakatawa lang. Sabi, kung hindi kayang higitan, siguro kahit kung hindi mo kayang tapatan, huwag mong siraan. Maging maligaya rin tayo sa pagginhawa, sa pagpapakabuti, at pagganda ng buhay ng iba. Kung hindi kayang higitan, tapatan, huwag mong siraan. Kaya nga ho ang ating ebanghelyo, sa unang bahagi pa lang, para sa atin na medyo marami nang nakukuha sa buhay, nakakaangat-angat, nakakaluwag-luwag, nakikilala na, nauuna na. Aba, huwag niyong kalimutan ang mga alagad ni Kristo bago sila nakilala ng mga tao, bago nila nagawa ang pagpapagaling, pagpapakain, ang pagtuturo. Maliwanag na sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, at sila ay binigyan ng Diyos, binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Binigyan sila ng Diyos. And my dear brothers and sisters, yan ang huwag mong kalilimutan. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. And what is that power? Faith. Faith is God's gift to man. And faith is man's power. Kapangyarihan ang manalig sa Diyos. At nung bininyagan pa lang tayo, binuhos na po ng Espiritu Santo ang pananampalataya ni Kristo sa atin. We have the faith of Jesus to believe and to be saved. Lahat naman ho tayo eh. Mula sa ating ebanghelyong nakaraang linggo, mula sa isang ketongin, centurion, mula sa babaeng dinudugo, pinalabas ng Diyos ang pananampalataya ng tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. At lahat tayo binigyan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang manalig. Kaya maraming beses, sinabi ni Jesus, niligtas ka ng iyong pananampalataya. Kaya sa unang Miyerkules na ito, kasama ng ating mahal na ina, ang mahal na ina ng laging saklolo, hilingin natin na sana madagdagan pa ngayong buwan na ito, hindi lamang ang mga kikitain,
ang mga magbabayad sa atin, ang mga magpapahiram sa atin, madagdagan hindi lamang ang mga koleksyon natin. At syempre, huwag na sanang madagdagan ang mga pahirap at paghihirap natin. Kung meron mang dapat madagdagan sa atin araw-araw, yan ang pananampalataya natin. Mga kapatid, iniimbitan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Ang panalangin ng pananampalataya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pananampalatayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, na sa kabila ng maraming pagsubok, maraming hirap sa aming buhay, nagagawa pa rin naming bumangon, lumaban, magpatuloy at mabuhay dahil sa pananampalatayang yan. Kaya naman po, Panginoon, araw-araw pinapakiusap namin sa iyo, dagdagan mo po, palakasin mo po ang kapangyarihan ng aming pananampalataya, ang pananampalatayang magpapagaling sa amin, ang pananampalatayang magpapatawad sa amin, ang pananampalatayang magliligtas sa amin. At ganun din po, Panginoon, naway maging instrumento kami ng iyong kabutihan na magpapalakas pa ng pananampalataya ng aming kapwa. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.